Hi, hello mga kabisyo. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking tambayan, please like, subscribe, and then click the notification bell para lang kang updated sa mga video ko pa niya na i-upload. At yun nga ang gagawin natin ngayon mga kabisyo, eh magpapalit tayo ng sprocket ng Smash, no? Papakita ko sa inyo kung paano siya gawin na hindi kayo mahihirapan, na kahit di kayo pumunta sa mekaniko, eh kahit kayo na lamang po ang gumawa, eh kayang-kaya nyo na hindi man lang pagpapawisan ng singit ninyo. Yun. So, punta na tayo sa Smash natin mga kabisyo. Una mga kabisyo is bubuksan natin tong ito, no? Sprocket engine cover. Luluwagan natin yan. Huwag muna kayo magbabaklas ng gulong para di kayo mahirapan. Sa atin makakatabisyo, luluwagan muna natin yung kanyang engine sprocket. Yan, luluwagan natin, no? Yan, luluwagan nyo muna yan. Yan, luluwagan nyo muna yan. And then punta tayo sa likod. Sa likod mga kabisyo, ganito lang. Lalagay lang kayo ng stopper dyan para hindi umikot kapag inaano nyo, no? Kapag niluluwagan nyo. Yan. Kasi once na tinanggal nyo yan, na inunan nyo yung gulong o binaklas nyo kaagad yan, mahihirapan kayo. Luwagan nyo muna dito yan. Isa-isahin nyo. Yan. Para kapag kanaluwagan nyo na lahat at binaklas nyo sa baba, eh malambot na lang siya. Minsan kasi sobrang tigas mga kabisyo, lalo't ibinaba mo na kaagad sa lupa, eh ang hirap niya luwagan kapag nag-stack up na siya, no? Dito kahit stack up yan, kayang-kaya yan luwagan. Basta't meron ka lang T o box wrench. Pagkatapos, saka nyo luluwagan yung axle. Yan. Axle lang. Ito mga kabisyo, kahit anong motor pwede gawin. Maliban lang sa scooter. Belt type yun, eh. Yan. Luluwagan nyo muna bago kayo magbabaklas ng gulong. Yan. Okay. Yan. At pagkatapos, pwede nyo na siyang tanggalin. Yan. Kita nyo kung gano'n lang siya kalambot mga kabisyo, diya. Kaysa sa bago nyo babaklasin yan sa baba na. Doon pa lang sa itaas, eh luwagan nyo na kagad. Or habang nandun pa lang siya sa punto. Yan, papalitan natin siya ng bago. Ganyan lang kasimple. Ilagay ang mga tornilyo uli. Uy. At wag nyo muna rin ding higpitan. Mamaya nyo na lang din higpitan kapag naikabit nyo na yung gulong. Yan. Punta tayo ngayon sa engine sprocket nya. Luwagan nyo na siya ngayon. Yan, tanggalin nyo na. Yan. Yan. Tatanggalin na natin siya dyan. Yan. Pagkatapos, ikakabit nyo na yung bagong engine sprocket. Ilagay muli ang lock. Ilagay uli ang kanya mga tornilyo.
Pero sa kaday nakabisyo, kahit ipahuli nyo na lang pala yan, ikabit nyo muna yung gulong para masukat nyo ng maayos yung kadena. Punta tayo sa gulong, babalik na natin, no? Yan, babalik na natin mga kabisyo yung sprocket nya, no? Tapos huwag nyo muna din higpitan yung axle, no? Kasi i-adjustin nyo pa yung kadena. Luwagan nyo muna rito ng sagad. Yan. Sagad nyo yung luwag. Kasi kapag kainilagay nyo yung kabisyo yung bago nyong kadena or yung isang set nyo na kadena, mahaba kagad yun. Once na lumuwag siya, hindi ka na makaka-adjust ng maayos kasi hindi mo siya inano sa pinakaharap, no? Wala ka nang adjusting kasi sinundan mo lang yung kung anong pagtanggal mo, yun pa rin yung haba ng ikakabit mo. Punting higpit lang ng axle, no? Higpitan nyo punti. Yan. Sunod natin yung kadena. Pagpuputol naman mga kabisyo. Ayan. Ayun, sumakto siya mga kabisyo. Ayan. Huwag kayong puputol sa ano, no? Sa yung hindi nyo makakabit yung ano, yung chain lock niya. Ayan. Kailangan pag nagputol kayo doon mismo sa pwede ka magkabit ng ano, ng chain lock. Kasi kapag kapinutulan mo yan, kunwari ganito, di ba? Ganito, tanggalin natin ito sa gilid. Yan. Kunwari, pinutul mo yan. At sumaktong ganyan, pero nandito siya sa nakanga na to. At kapag ka dyan mo pinutul, ito sa pagitan nito, hindi ka makakalagay ng, ano, ng lock niya kasi ganito ang itsura niya. Yan, pag pinutul mo siya. Ganyan. Pag naglagay ka ng lock, ganyan siya. Yan, hindi po pwede yun. Kasi wala siyang ruler sa gitna. Yan, kailangan laging ano. Yan. Lagi siyang akma. Kahit na sumaktong siyang ganun, tapos di putol mo, kailangan laging sakto yung putol nyo. Di baling sumubra, wag lang kukulang. Kasi once na kumulang, mahirap ng dugtungan. E pag sobra, madali lang magbawas. Lagay ang lock. Okay. Sa paghihigpit naman mga kabisyo, huwag masyadong mahigpit, ha? Huwag po masyadong mahigpit. Kasi di makakapaglaro yung kadena nyo ng maayos. Isa, sige. Sige, isa. Tapos pag naghihigpit kayo kabisyo ng kadena, di ba? Hanapin nyo yung pinakamasikip na parte at doon nyo siya ano yun. Yan, kagaya yan, yan. Yan yung pinakamasikip na parte. May maluwag kasi yan, kabisyo. Ayan o, yan. Yan yung pinakamasikip. May maluwag na parte yan. Yan, yan yung maluwag. Kailangan doon kayo agad sa medyo masikip para yun, doon ka mag-ano, doon mo lalaruin yung adjuster niya. Yan. At saka nyo, higpitan yung axle. Higpitan na natin. Sa paghihigpit ng nut ng axle mga kabisyo, huwag din masyadong mahigpit. Parang relasyon lang yan. The more na hinihigpitan mo ang partner mo, the more na mamawalan siya ng gana sa'yo. Boom! Tagos ba? At sa kanan naman tayo higpit sa kanyang mga bolt. Kung kanina mga kabisyo, dito kayo sa ibabaw naglagay ng stopper nyo, ngayon naman sa paghihigpit, dito nyo sa ilalim ilalagay. Yan. Yan.
mamaya nyo na siya igpitan ng todo, no? Para pantay lang siya. Yan. Ayan, pwede nyo na siyang igpitan lahat. At ganti-ganti po ang paghihigpit, no? Para maganda yung lapat ng sprocket. Huwag po sunod-sunod. Alternate po ang paghihigpit. Parang samak ano rin po sa mga tornilyo rin ng ano ng motor, ng makina ng motor yan. Alternate lang siya. Paalala po, lagi kong pinapaalala, huwag masyadong mahigpit. Sakto lang kasi para tumagal yung samahan nyo ng thread ng nut nyo. At ng relasyon. Okay, punta naman tayo ngayon sa engine sprocket. Ihigpitan nyo na rin ang engine sprocket. Dahil tapos nyo na rin yung likod. Siyempre, huwag niyong kakalimutan yung engine sprocket higpitan. Yung kanyang engine sprocket cover. Babalik na natin yung engine cover niya. Ayan. Yun. Yan mga kabisyo, pinakita na natin sa inyo kung paano yung simple o madaling pamamaraan ng pagbaklas ng ano no, ng kadena at pagbalik or pagpalit ng panibagong chainset. Yun. Mga kabisyo, maraming salamat sa panonood nyo at isang mapagpalang araw na naman po sa inyo. God bless you all.